Hi guys! My name is Shane and welcome to this video. Ang video na po ito is specifically para po sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas na gustong magtrabaho abroad or maging OFW. I can only share my experience kasi po OFW na po ako for more than 7 years and here sa UAE. UAE means United Arab Emirates, which is part ng Middle East. Tumira po ako sa Dubai ng mahigit 3 taon at ngayon dito na ako sa Abu Dhabi, which is yung capital ng UAE. So may mga guidelines or tips po ako na pwedeng i-share sa inyo na sana makatulong din po kung iniisip niyo pong magtrabaho dito sa UAE. So first thing and foremost, paano ba makahanap ng trabaho? Kasi personally may mga kakilala ako na nagtatanong na sige pasok mo naman ako diyan, paano ba ako makapunta diyan? So here it is guys, ito na yung video para sa inyo. Now, paano kayo makakahanap ng trabaho? Dito sa video na to, ilalagay ko yung mga job website na pwede niyong gamitin for free. You can set up your profile and then upload your resume online. You can send your application sa mga company na gusto niyong pasukan. Now, here, one thing, yung resume, ang tawag nila dito is CV, which is the same. CV means curriculum vitae. So, yung mga job website na yon, i-indicate ko dito sa video na to para po makapag-apply kayo, which is yung unang-unang tip ko. So, kung gusto nyo pong magtrabaho dito, kailangan po or mas maganda na makapag-apply na po kayo habang nandyan sa Pilipinas. Bakit? Kasi pag land nyo po dito, kailangan po meron na po kayong visa or employment visa pagpasok nyo sa immigration. Now, paano ba yung visa process? So, first, i-initiate kayo ng visa. Pagkatapos nun, kailangan nyong pasa yung mga tests. So, meron pong x-ray tsaka blood test and then you'll get your national card o yung pinaka-Emirates ID. So, ang employment po dito is 2 years, every 2 years, nasa kumpanya na po or depende sa kumpanya kung i-renew yung visa ninyo. So, that's one tip. Pero, I would say, may mga nangyayari po at nangyayari naman to which is hindi legal and I would not advise it. May mga Pilipino din na pumupunta dito sa ng tourist visa at dito sila naghahanap ng trabaho. First, hindi siya legal. Second, it's a risk. Third, magastos. Sobrang magastos. Kasi kung susundin niyo yung path na yon, pagdating mo dito, first and foremost, kung tourist visa ka, may posibilidad na ma-hold ka sa immigration. So, pag na-hold ka sa immigration ng Pilipinas, magpaparebo ka na naman. Gastos yon. Tapos, syempre, wala pang guaranteed kung makakapasa ka or makakalabas ka sa second try mo. Second, pag pumunta ka dito, wala ding guaranteed na makakahanap ka ng trabaho kaagad. Diba? So, within that period of time, kailangan mong tustusan yung sarili mo. Consider mo na yung bahay, pagkain, transportasyon, load para makontakt mo yung mga kumpanya mong gustong pasukan. So, magastos siya kasi kailangan mo ng pera. Kailangan mo ng paunang pera. Diba? Tapos hindi mo naman alam kung kailan ka makakahanap ng trabaho. And ang dami po din dito na talagang nahihirapan maghanap ng trabaho. Which is the reality. Diba? Tapos, as I said, hindi siya legal. So, I wouldn't advise that. So, going back sa first suggestion ko is kailangan mag-apply na kayo. Merong mga free job website na pwede nyong pag-applyan. Pwede na kayo mag-send ng resume nyo sa mga iba't ibang kumpanya. And, you know, you just keep on trying. And then, you know, maybe para po sa inyo. Para po sa inyo na makarating dito. But, maraming factors bago sana kayo pumunta dito. Sana mas maganda yung maraming informasyon sa country or bansa na gusto nyong pagtrabahuan. Kasi kung dun ka titira, so kailangan alam mo. First, here in the UAE is ang daming
expat. So, marami po dito yung galing sa iba't ibang bansa. May Western, may Asian. So, iba't ibang kultura, iba't ibang relihiyon. Which is a good thing sa atin kasi marunong naman tayong makisama. Hindi naman tayo stubborn or, di ba? So, good thing yun para sa atin. So, mas maganda, alam nyo yung bansa na pupuntahan ninyo kasi at least yung process ng adapting at saka pag-a-adjust is, you know, easier kasi kung alam nyo na yung, you know, yung do's and don'ts ng bansa, then it will be easier. Tsaka pangalawa, yung syempre, kailangan nyo i-consider yung pagsasakripisyo na, you know, mawalay sa pamilya at sa mga minamahal. Which is a good thing right now kasi meron na tayong mga iba't ibang social networks para maging connected sa kanila. Pero, syempre, may mga times na mahirap pa din. Lalo na pag mag-isa ka. And, na-experience ko po yan sa pagdating ko dito. So, may mga times na syempre, ikaw lang uuwi pag uwi mo sa bahay. Diba, parang malungkot kasi ikaw lang mag-isa. Kaya pag may sakit ka, ikaw lang din mag-isa, 'di ba? So, mahirap 'yon. So, 'yun yung isa sa mga factor na kailangan mong i-consider at kailangan mong pag-isipan. Hindi yung basta-basta sige, abroad na ako. 'Di ba? So, kailangan meron deep thought at saka kailangan, you know, multiple times mong pag-iisipan. At ito na 'yon, yung additional is dun sa application na i-indicate ko dito, yung mga job sites, makikita niyo po dun yung mga job position na available, na pwede nyo pag-applyan, at saka meron dun mga, yung advertisement nila is meron na dun yung sahod, para at least nagkakaroon kayo ng idea na, ah, ganito pala yung sasahodin ko sa gantong position, bracket, gantong bracket. So, kung meron ka ng gantong amount na bracket, right? Tapos, kung may kakilala ka, or pwede nyo po akong tanungan na magkano po ba yung usual cost ng living, magkano ba yung renta, kasi nagbabaris yan sa lugar na pagtitirahan mo. So, magkano po ba kung ang budget? Ganyan-ganyan. At least, para magkaroon ka ng ano, no, parang financial planning, di ba? Parang ito yung sasahurin. Posibilidad ha na sahurin. Siyempre, depende sa experience mo. Kung may mas maganda yung experience mo, pwede ka rin mag-ask ng mas malaki. So, ito yung posibilidad mo sahurin. Ito yung posibilidad mo na gastusin. So, ito yung matitira sa'yo. So, siyempre, titimbangin mo din na parang worth it ba na mawalay ako sa pamilya ko? Worth it ba na ganito yung sahurin ko or sobrang malaki ba yun para at least makapag-ipon ako for 2 years, mga ganon. At least meron kang plano kasi ang dami din kasi sa atin na parang sige mag-abroad ako pero yung sahod, di ba, hindi kinonsider yung sahod, yung cost of living, tapos parang at the end of the month pag magsasahodan na parang konti lang naman pala ang diferensya. Bakit pa, 'di ba? So, bakit ka pa nag-abroad kung konti lang diferensya? So, mas maganda, mas marami kang impormasyon na alam bago ka pumunta sa bansa or mag-apply sa bansa na gusto mo. So, 'yun yung mga advice ko. So, sana po makatulong sa inyo kung meron man akong na-miss, kung meron po kayong mga tanong na pwede makatulong sa inyo, please i-message niyo po ako. And I would love to help. So, sana po nakatulong tong video na to. Thank you for watching. Bye!